Nung minsan po, meron pong isang tao na nagpadala sa akin ng message, minumura ako. Ang sakit po ng mura niya. At sabi po niya, huwag ka magpatawa, pari ka. Dahil tao po ako, nasaktan din ako. Pero pinatulan ko po, sumagot ako. Sumulat po ako ng message. Kapatid, ba't minumura mo ako? Hindi naman kita inaano. Hindi naman kita kakilala. Ano bang masamang ginawa ko sa'yo? Pagdarasal kita, tulungan ka ng Diyos. Nabigla na naman po ako nung sumagot siya. Sabi po niya, galit ako sa Diyos. Kasi ang dami-dami kong problema. Bakit hindi ako tulungan ng Diyos? Ba't pinapahirapan niya ako? Ano ang gagawin ko? Ah, yun pala. Hindi naman po pala siya galit sa akin. Galit pala siya sa Diyos. Sumagot po ako ulit sa kanya. Sabi ko, alam mo, kapatid, wala naman tao yung walang problema. Lahat ng tao may problema. Lahat tayo may kanya-kanyang problema. Pero kung magpapatulong ka sa Diyos, kung hindi ka hihinto sa pagdarasal, at kung magtitiis ka sa iyong paghihirap, sa iyong problema, pagkatapos ng iyong paghihirap, may grasya. Napakarami po kasi sa atin, nagmamadali. Nagmamadali na makinabang. Pero hindi natin mahintay yung pagluluto ng Diyos. Ito po yung pakatandaan natin. Pag meron kang nararanasan na sakit o hirap at problema, isipin mo, yan ang pagluluto ng Diyos. Yan ay parang pagpiga ng Diyos sa iyo. Continue. Go on. Allow God to cook you. Huwag kang ihinto. Pag pinahinto mo sa Diyos, yung iyong paghihirap, ay baka hindi maluto yung kanyang piniprepare o inahanda na grasya para sa iyo. Ano pong mas gusto niyong kainin? Yung tinapay o yung masa? Pero bakit masa yung kinakain? Eh kasi nagreklamo eh. Lord, ayaw ko na. Pagod na ako. Eh yan, binigay ng Diyos sa'yo. Masa, hindi paluto. Huwag kang magreklamo. Imbis na patigil natin sa Diyos ang ating paghihirap, humingi tayo ng lakas na magtiis dito sa paghihirap. Tandaan po natin, walang masarap na pagkain na pinagmamadaling niluluto. Kung gusto mong maging masarap ang buhay mo, marunong kang maghintay, marunong kang magtiis, at marunong ka sanang magsakripisyo.